Sa video na ito ay pinuntahan natin ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Kung saan sinubukan natin mag-camping. Napakalamig dito. Pinasyalan din natin ang asin ng Alisan San Pascual Road or kilala rin bilang Baguio Tubao Road. Imagine, inukot yan maano-maano. Na-survive niya yung 1990 na earthquake. So ang daming nawasak na mga building dito sa Baguio. Pero ito, na-survive niya. Ayan, ganyan siya katibay. Ang haba nito. Hello! Kasama ulit si Afi Boy. Tara, samahan niyo kami muli sa aming panibagong moto adventure papuntang Baguio City. Let's go! Okay, what is up guys? Magandang umaga po sa lahat. Magandang tanghali na pala. So, time check guys is 12:44. Today is August 27, Saturday. On the way po tayo ngayon sa Baguio City. Ayan, kasama natin si Afi Boy, nandito sa likod natin. So, mula Tarlac, babiyahe tayo papuntang Baguio. Nasa 150 kilometers. Magka-camping po tayo sa Baguio. Ayan, matagal ko nang gustong gawin ito, mag-camping sa Baguio. So, pupuntahan natin campsite is Alapo Adventure Camp. Ayan, so nag-message na kami sa kanila na papunta na kami para mamaya. 5 p.m. pa naman ang check-in doon. So, sakto lang, mag-aalauna na. Siguro mga saktong 5 p.m. andun na tayo. Or 6 p.m. mga ganyan. Kasama ang mga stopover, syempre. Mga drone shots. Ayan, syempre magdo-drone tayo dyan. At yun, bukas naman, kinabukasan, mag-overnight tayo doon sa Baguio. Tapos kinabukasan pupunta tayo ng Asin Tunnel para makita natin yung daan doon. Hindi pa ako nakakadaan doon eh. Tapos pupunta tayo ng Galano Rice Terraces. Ayan, tulad ng ipinangako namin sa inyo nung nagpunta kami ng Tangadan Falls. Hindi na kami nakapunta ng Galano Rice Terraces noon dahil kinulang kami sa oras. So ngayon, ito na. I mean, bukas pala. Yan, bukas. Pupuntahan na namin yung Galano Rice Terraces. Ang daming sibuyas, oh. Galing siguro to ng ano, Bungabon, Nueva Ecija. Kawawa naman si ate, oh. Tatlo sila sa motor. Baka siya baka mahulog siya. Ate, dito ka na lang sa likod ko. Para safe. Dito na po tayo sa may season. Pangasinan. Dito madalas mag-stop over yung mga bus. Ayan, yung mga, ayan, oh. Madami ditong mga kainan. So eto guys, papasok na tayo ng La Union. It's nice to be back. Welcome to La Union. Dati, nung dumadaan lang kami dito sa La Union, hindi ako masyadong familiar sa La Union. Wala, dinadaan lang namin. Tsaka pag gusto mag beach, ganun. Pero ang dami palang magagandang tourist spots dito sa La Union. Mula nung in-explore namin, eto, binabalik-balikan na namin ngayon ang La Union. Eto, dito tayo sa 7-Eleven. So eto, nandito kami ni nandito kami ni Happy Boy, nakatambay. Si nanay, nakita namin, nangangalakal. Binigyan siya ng pera. Ayun, eto si ano, nabihingi din. Magkano? 100! Wala 100, 20 lang. Ito, 20. Oh, pwede na to ha. Huwag ka na magreklamo ha. 100! Oo. Oh, oh. At lang pala po. Eh, wala na. Wala na akong panggas. Ayan. Oh, hello ka. Hello, hello. Hello ka muna. Hello. Hello. Ang pangalan mo ngote? Michael. Ha? Michael. Michael! Yan lang. Tambay lang kami dito. Kain na muna eh. Oh. Ayan. Tingnan mo na eh. Manila Concepcion. Napakasarap nito. Ang daming bawang. Yung Lara. Yung... Bawang, bawang. Uy! Chili sauce. Ah, pakasarap niyan. Manning Concepcion. Shoutout sa mga tropa natin diyan sa Concepcion. Alright. So, to. Pakain lang kami dito tapos alis na tayo mamaya. Sarado kayo nun. Ayan, oh. Sarado kayo nun, road. Hindi, try natin. Malay mo, open. Ito, subukan natin. Pumasok ng Canon Road. Sabi sa Google Maps, sarado siya ngayon. Pero subukan natin. Kung pwede. Ito, may nakasulat dito.
Cannon Road closed every Cannon Road closed every hindi ko mabasa eh. Napunit eh. Ah, Cannon Road closed every Sunday 5 AM sabi doon. So Sabado naman ngayon. Ah, simula nung naglindol sinarado. So ano, Marcos na tayo? Oh, tara, Marcos na tayo guys para sure. Salamat kuya ano. Siguro madaming nasirang ano daan or baka naglandslide. Kaya sinarado nila. So ito, kakaroon na tayo dito. Ito na yung exit ng T-Plex. So yung mga nanggagaling po ng Manila, pwede po sila mag-exit dito. Pag-exit nila dyan, Marcos na agad. Kaya napakadali na nang pumunta ng Baguio ngayon para sa mga naka big bike tsaka mga naka 4 wheels na galing sa South or NCR. So ngayon pa akyat, dito tayo dumaan dito sa Marcos or Pugo, La Union. Pero bukas bababa tayo doon sa may Asin Tunnel, Rotary International. Pangit lang dito sa Marcos Highway. Yung daan, nagbabounce-bounce ka. Maalon-alon. Nagbabounce-bounce-bounce yung motor natin. Bakit ganyan daan dito? Nagbabounce-bounce para tayo nakabayo. Para sa tapeno. Nagbabounce. You know, sana all naka TRK. Ito isa sa mga pinupunta ng mga riders dito sa Baguio, yung zigzag road. Mga mahilig mag-banking. Banking. Sigurado mag-i-enjoy kayo dito. Ang Aspiras-Palispis Highway, or dating kilala at tinutukoy pa rin bilang Marcos Highway o Agoo Baguio Road, ay isang pangunahing kalsada ng Pilipinas sa Hilagang Luzon na tumatakbo mula sa lungsod ng Baguio sa lalawigan ng Benguet hanggang sa munisipalidad ng Agoo sa lalawigan ng La Union. Ang 47.17 kilometers na highway ay tumatawid sa munisipalidad ng Tuba at lungsod ng Baguio sa Benguet at ang mga munisipalidad ng Pugo, Tubao at Agoo sa La Union. Ito ay isa sa apat na pangunahing kalsadang ginagamit ng mga motorista upang mapuntahan ang Baguio. Madaming motorista ang pinipiling dumaan dito dahil sa mas malawak at mas safe dumaan kaysa sa Cannon Road na may mas maiksing daan na 33.53 kilometers lamang. Ngunit ang Cannon Road ay may mas makitid na kalsada at may mga parte ng daan na may prone sa landslide. Hala, ito na. Ito na ang fog. Grabe oh. Grabe, hindi mo na makita yung baba. Sobrang kapal ng fog. Solid! Ganda no? Sa heaven na tayo! Napakasarap talagang magmotor dito sa Baguio. Lamig guys! Napakalamig! Welcome to Baguio City! Eto, kain muna tayo dito bago tayo dumiretso sa may campsite. Dito kami madalas kumain eh. So ano yung order mo? Tokwa. Tokwa, sa akin bulalo. Kasi malamig dito eh, masarap yung sabaw. Ganda yung kanin yung dito guys. So. Ano pong tawag sa ganitong ano, kanin? Red rice po. Kapo? Red rice. Ah, red rice. Red rice. Hello. Si pag ni Ate oh. Yes. Hello ka, hello. Hello. Oh, tara. Kain muna tayo guys. Let's go.
kita. Parang hindi na kailangan QR code, no? Wala man tayong bisita Baguio, eh. Hindi na kailangan, no? Okay, tara. Patay. Wala tayong QR code. Baka hindi tayo papasukin. Ay, wala. Walang checkpoint. Traffic lang talaga. Okay, 19 minutes left. 7 kilometers na lang. Mukhang mahahabol pa natin yung sunset, ah. Time check 5:55. Come on, come on. Sunset. Sana mahabol namin. Dito tayo sa left. Dami mga aso nila, par. Lalaki, oh. Oo nga, no? Malalaki katawan mga aso dito, no? Lalaki. Yun, no? Oh. Ganda. Ang ganda ng sunset. Sana mahabol natin dun sa campsite. Yun, no? Grabe, napakaganda. Ay, napakaganda. Parang gusto ko huminto. Para makita na mas maayos. Hinto tayo. Ayan, no? Grabe naman. Dito yung ano, dar sa ano? Igorot Stone. Igorot Stone? Ah, dito pala yun. Dito pala yung daan nun. Tsaka yung ano, yung isa pa. Ah, ito yun. Nakalimutan ko tawag dito, eh. Tamawan yata yun. Search ko mamaya. Tamawan Village, parang ganun. Ayan yung Igorot Stone, no? May video tayo dyan. Yung mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko po yung link sa description box. At dun sa video natin dyan sa Igorot Stone. Pero bukas, pupuntahan natin yan, guys, bago tayo umuwi. Yun, no? Grabe. Napakaganda. Parang gusto ko na naman mag-stopover. Mamadali tayo. Sana may sunset view dun sa mismong campsite. Mukhang hindi na namin mahahabol yung sunset, ha. Ano to? Strawberry farm? Parang strawberry farm yung nasa kanan natin. Ito na ang strawberry farm, oh. Ayan, no, sa harapan natin. Ito na. Ay, sarado. Sarado. Kuya, may ibang daan pa po ba ito? May ibang daan pa po? Hindi mo din alam, kuya? Campsite? Yung campsite po? Ala po. Dito po ba yung campsite? Ala po campsite? Ala po campsite. Medyo malayo yun. Dito yung daan. Dito po. Ano kayo nun yung pinapasapan ng taxi? Message ko din yung ano? Kuya, naliligaw kami. Ito. Kuya, pwede po magtanong? Alam niyo po ba yung Alapo campsite? Alapo kan? Alapo. Dito ba? Sige po. Thank you po.
Tinulungan kami ni Kuya. Sundan daw namin siya. Ayun o, naka-taxi. Tuturo daw niya yung daan. So, ang sinurge ko, ang nilagay ko sa Google Maps natin is Japanese Trail. Yung tiny house, Japanese, wait lang. Japanese Tiny House Trail, parang ganun siya. Ay, ito dito, tama to. Tama, ito yun. Ayun o, oh, Japanese o. Oh. Kuya, salamat no. Salamat, tigero. Thank you, ingat. Grabe, ang bait ni Kuya. Umikot pa siya, oh. Talagang hinatid lang tayo. Eto, meron pala siya dito, oh. Japanese Trail, Tiny House. Bigyan natin ano? Para gas. Umalis na. Dapat pala cash na lang binigay mo. Pwede po magtanong? Saan po yung ala po? Diretso lang po? Okay. Thank you, sir. Thank you po. Ito. Ayan o. Ala po. This way. Woohoo! Lambot. Ayun daw, doon, pwede, nice. Pwede nga ipasok yung motor. Ito, may mga nagka-car camping dito, oh. Upya! Okay, so guys, finally, andito na tayo sa Alapo Adventure Campsite. Ito. So, guys, pagdating nyo dito, meron palang mga tindahan. Meron pala silang tindahan dito. So, kung may mga baon kayong kape, cup noodles, ayan, pwede kayong humingi ng hot water dito. Napakatahimik dito, ang ganda. Ayan o, ito, dito kami nagpark. Ayan si Afi Boy o, nag-aayos ng camera. So dito na namin iiwan yung mga motor namin, tapos maglalakad kami papunta dun sa aming tent. Malapit lang daw sabi ni Kuya. Ano pong pangalan niyo, sir? Marlo. Ayan, shoutout kay Sir Marlo, siya po yung mag-guide sa atin papunta dun sa ating tent. So 350 per head, meron ng bedding sa tsaka tent at saka beddings. Kompleto na. Oo, tama. Sir. Pakikiraan po. Sige po. Ayan o, sina sir. Nagka-camp din dito. Ang gaganda ng mga tent nila o. Hello, shout out sa inyo guys. Sige po. So guys, dito may CR na rin po sila. Ito. Meron silang 1, 2, 3, 4 na CR. Uy, may saksakan no? So pwede mag-charge. Oo. So ito na yung order natin guys. Ito yung Alapo rice nila. Meron siyang chicken, siomay, tapos may sunny side up, tsaka vegetables. Tapos meron siyang tawan na yan, sili at tsaka lemon. Hala sir, anong pangalan pala sir? Ninyo. Ayan, shoutout kay sir Ninyo at saka kay ma'am. Ma'am Jen. Ma'am Jen po, ayan. Sige po, kahit sino sir o. Sir, shoutout. Sige.
Okay, good morning guys. Time check is 7:58. So mag-8 a.m. na. Paalis na kami dito sa Alapo Adventure Camp. So next destination namin is Asintanel. Mula dito sa Alapo Adventure Camp is nasa 18 kilometers lang siya. So malapit lang siya. Andulas. Salamat po ma'am. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you sir. Si Sir Nino, ayun, follower natin. Naka Kimco exciting. Lolo, andulas. Grabe, andulas. Okay, okay. Yun. Oh, oh shit. Eto, tabi lang siya ng daan. Yun nga lang, meron siyang rough road dun banda. Ayan. Ayan yung campsite. So, kung gusto niyo mag-overnight dito sa Baguio at nagtitipid kayo dito, pwede kayo guys. 350 lang, overnight. Yung sakyan oh. Napunta dun. Tumiretso dun. Montero. Ha? Ayun na yung data. Maliligaw na tayo. Grabe, sobrang daming tao ng ano. Sobrang daming pumupunta. Ayun no. Daming tao ng ano. Igrot stone. Tara. No parking. Ah, ito pala yung long. So, hindi na tayo papasok guys kasi sobrang dami ng tao. Palipad na lang tayo ng drone dito. Sasaglit lang naman tayo dito. Ang Igorot Stone Kingdom ay isang man-made park at isa ito sa pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa Baguio City. Ipinagkikita nito ang mga Igorot rock laying skills, ang kanilang pagkamalikhain, gayon din ang kanilang katutubong kultura, paraan ng pamumuhay at tradisyon. Ang Igorot Stone Kingdom ay matatagpuan sa gilid ng bundok ng Longlong Road, Pinsaw proper, Baguio City. 2 minuto lang ang layo nito mula sa kilalang Tamawan Village at 5 kilometro lang ang layo nito mula sa Baguio City, downtown proper. Pababa na po tayo ng Baguio, dadaan tayo ng Asintanel. Ayan, first time natin dadaan dito sa may Asintanel kaya medyo excited ako. Maganda din daw yung view dito sa may Asintanel papuntang La Union. So time check is 9 a.m. na. Medyo traffic na dito sa Baguio, dumadami na yung mga tao. Ito yung Tamawan Village. Ayan, maganda din dyan guys. Parang ang sarap tumira sa Baguio. 9 a.m. na pero malamig pa rin. Medyo masikip lang yung daan dito. Bencab Museum. Anong meron dyan par? Bencab Museum. Ano kaya meron dyan? Ayun oh, dami din pumupunta oh. So ito guys, pababa na tayo ng Asintanel. Yeah. Woohoo! Sarap! Ano yun? Fofo! Wala, taas! Wow.
yung mga resort dito, oh. Kiwas Resort. Kalamig siguro dito kung dito ka magsiswimming, no? Lokal ng Tadyangan, Benguet. Nasa ano na pala tayo? Tadyangan, Benguet. Ganda. Wow. May tulay. Favorite mga talay. Favorite ko yan yung mga talay. Uy, may kuting. Wait lang, tabi natin. Ayun, umalis na siya. Shoo! Ayun yung tumabi. Wait lang, baka masagasaan siya nung ano, truck. Shoo! May truck eh. Welcome to Neverland! Ganda ng puno, oh! Ganda, oh! Ganda ng ano? Puro green, oh! Ang asin ng alisan San Pascual Road o kilala rin bilang Baguio Tubao Road, Tubao Asin Road o Asin Road ay isang pangunahing kalsada sa La Union at Benguet. Ito ay nagsisilbing alternatibong ruta patungong Baguio. At ito rin ang pang-apat na humahantong sa Baguio mula sa hilagang kanlurang mababang lupain ng Luzon. Nakakatulong din ang kalsada sa pag-decongest ng trapiko sa Marcos Highway, kahit na bahagyang mas mahaba ito kesa sa nasabing kalsada. Ang asin ng alisan San Pascual Road ay opisyal na binuksan sa publiko noong December 17, 2018. Sa wakas may gasoline station. Ate, diesel, no? Diesel nga. Hindi, ano, 300 premium. So 600 na lahat ng nagagas natin yan, guys. Ayun, 1.5 kilometers na lang. Ando na tayo sa may asin. Pero kain muna tayo. Eto, umay ka rin dito dito. So ito ulam natin, guys. Ito, red rice ulit. Puso dito yung red rice. Tapos ito sinanglaw tsaka yung ano to? Ano to? Ano pong tawag dito? Yung parang big, yung may gata. Anong tawag dito, ma'am? So, tara, kain na tayo. Pinakdakan po. Ha? Okay, guys. So ito, paalis na kami dito sa karindiran niyo na, ma'am. Hello, ma'am. Thank you po to sa chili paste. Thank you. So, 1.5 kilometer na lang andun na tayo sa Asin Tunnel. So, daan muna tayo ng Asin Tunnel bago tayo magpunta ng Galliano Rice Terraces. Thank you po! Una ako? Okay. Let's go! Wala akong ways, ha? Ayun, ang bait ni ma'am. Binigyan tayo ng free chili paste. Salamat po sa chili paste, ma'am. Favorite ko yan. Oo nga pala, yung Galliano Rice Terraces, malapit lang daw dito sabi ni ma'am. So siguro wala man daw isang oras mula dito sa may Asin Tunnel. Ito na, slow down, tunnel ahead, ha? Excited na ako. Ito na yung tunnel, wow. Meron pa siyang daan paakyat, oh. Wow. Dilim pala.
Oh, nag-e-echo. May tumig, may ano, may tubig na pumapatak mula dun sa taas. Hello! Nag-e-echo. Hello! Hello! Uy, picture tayo! Picture tayo, siyempre! Yan, oh. Isipin nyo, guys. Yan, oh. Inukit yan, mano-mano. Yung mga prisoners so far. Hindi sila gumamit ng machine. Grabe, no? Siguro katagal nilang gawin yan, no? Siyempre, inukit ng mano-mano. Tignan nyo yung ano nyo, oh. Yung mga curve. Hindi siya perfect kasi nga, inukit lang siya mano-mano. Ito siya, guys, oh. Ayan, oh. Imagine, inukot yan mano-mano. Ayun, ito may nakasulat dito, as in tunnels. These tunnels were constructed during the time of Spanish colonizers by their prisoner of war. Sometime in the second half of the 19th century. Second half of 19th century pa pala to. These were purposely built to form part of the supposed railroad system. So balak pala nila nitong gawing railroad system. Gagawa sila ng daan ng tren dito dapat. That was to connect the existing railroad in Damortis, La Union, and Baguio City. So, ang original plan nila dito, kaya nila ginawa ito, is gagawin nila ng rails ng tren na magkoconnect from La Union papuntang Baguio. Sabi dito, later the Americans at the start of 20th century improved the road and the tunnels while constructing the nearby and still operational mini hydro plants that supplies electric power to the city of Baguio. Tunnels 1 and 2 are 96 and 158 meters long. So 96 and 158 meters long pala to, with the height of about 7 meters. So yung taas niya, guys, is nasa 7 meters. Sabi niya, safe for any kind of vehicle. Not a crack is found even after the killer quake in July 16, 1990. So, ganun katibay ito, guys. Ayan, oh. Wala daw ni isang crack. Na-survive niya yung 1990 na earthquake. Sobrang lakas nun. Nasa pagkakaalala ko, nasa 7 point something na magnitude yun, eh. So, ang daming nawasak na mga building dito sa Baguio. Pero ito, na-survive niya. Ayan, ganyan siya katibay. Ayan, may mga pumapatak na ano, may mga tubig, oh. Nagaling sa mga bato. Hindi ko alam kung kita sa camera. Ayan, no. Kaso may mga paniki din sa loob. Galing, oh. So ayun, napuntahan na natin ang Asin Tunnel. Next naman natin yung Galliano Rice Terraces. Okay, let's go! Ayun, oh, may tuloy dito. Parang ang sarap maligo sa baba. Silipin natin. Yun, oh, ang ganda, oh. Ang linis, ang linaw ng tubig. Yun, oh. Parang sarap maligo doon, oh. Pwede kaya pumunta dyan. Bukan Bridge. Yan pala yung Bukan Bridge. Ayun, oh, ang daming ano kaya itong mga to. Mga kuryente or tubig.
Ayan, pa-comment lang down po. Pa-comment lang po sa baba kung alam niyo kung ang para saan yung mga tubo-tubo na yan. Ah, ito pala. Meron pa palang isa. Oo, dalawa yung tunnel eh. Oo, tunnels. Kaya pala as in tunnels. Wow, mas mahaba to. Wow, umuulat sa loob. Oo, ang haba nito. Hello! Nag-iiyak ko tayo. Ang lamig sa loob.